Hello guys! Welcome back to my channel. So guys, kung bago lang kayo sa channel ko, ako pala si Shireen. And in today's video guys, isishare ko sa inyo kung paano ba mapreprevent yung mga anghit or paano ba natin mapreprevent yung body odor sa ating katawan. So guys, first, pwede nyo gamitin yung mga antibacterial soap na like Safeguard, Bioderm, pwede nyo siyang gamitin. Pero guys, hindi po siya 100% na makakukuha ng anghit, but kahit pa paano, it prevent guys. So, and second one is pwede nyong gamitin yung alcohol. Kumuha lang kayo ng cotton at ilagay nyo yung alcohol doon and in-rub nyo siya guys sa kilikili nyo. And then, yun, meron ding hindi siya nag-work. Meron din nag-work kasi yung father-in-law ko yun yung ginagamit niya and it works for him. So, kung di naman nag-work guys, pwede nyong gamitin yung baking soda. Na-search ko po sa internet na yung baking soda is very helpful po siya and yung may mga amoy ay tinatanggal niya. Bale, kiniklean niya or kinukuha niya yung mga amoy sa mga katawan natin or sa kilikili natin. So, pwede po siyang gamitin pang deodorant. So guys, dahil nga na-search ko na pwede siyang pang deodorant at nakakatanggal siya ng amoy or anghit or body odor sa ating katawan, bumili po ako and tinry ko siya guys and yes guys, nakukuha yung anghit ng aking kilikili. So yun, ang ginawa ko is kumuha ko ng mga empty bottles. Ayan, pasensya na kasi ang pangit ng pentel pen namin. So, yan, linagyan ko siya ng 4 kilikili only. Kasi, so, alam nyo ba guys na hindi lang ako ang gumagamit ng baking soda. Pati yung husband ko, yung anak ko, ginagamit nila. Kasi yung mga anak ko guys, nagdadalaga na sila at nandun na yung puberty stage. At ito po yung pinapagamit ko sa kanila and it works for them also. So yon, ang buong pamilya yung gumagamit. Sobrang tipid na nito guys. It's only 45 pesos at buong pamilya na ang makakagamit. Sulit na sulit siya guys. So yon. Ang downside lang dito guys is kasi yung mga anak ko nga bata pa, medyo hindi pa nila na-adjust kung gaano karami yung kukunin nila. So minsan napapadami and then yung iba kasi sobrang dami na fall out sa sahig. So yun lang, medyo mess lang yung sahig namin minsan kasi pag ginamit nila sobrang dami. So gusto ko lang sabihin sa inyo guys na meron siyang proper way na kung paano gamitin ito. So guys, kailangan bago pagkatapos yung maligo, kailangan yung armpit nyo is very wala na siyang water or na-clean nyo na talaga siya bago nyo siya ilagay. And then kumuha lang kayo ng sobrang konti lang. Like this, kumuha kayo, and then i-rub nyo guys. Ayan. Dapat hindi po siya wet. Kailangan dry po yung kilikili natin. So, yun. And kasi guys, kasi sinabi ko sa inyo yan, kasi nung una, ang paggamit ko nito is marami akong nilagay. And then, nagka-allergy reaction ako guys. Parang nangate yung kilikili ko at namula. So, yun, kasi madami pala yung nilagay ko. At tinanong ko yung tita ko, kasi yung tita ko ginagamit nito. Sabi niya, kailangan konti lang daw yung kunin mo at ilagay mo sa kilikili mo. And, yeah, 24 hours guys, ay sasabihin ko sa inyo, hindi po kayo mag-amoy. Hindi po lalabas yung amoy ng kilikili nyo. So, yun lang guys. So, yeah, sana nakatulong ang video ng ito. Hanggang dito na lang kasi medyo gabi na, so kailangan ko na rin magpahinga. So guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong ako sa inyo. And sana guys, huwag nyo kalimutan na i-subscribe and then i-like nyo ang video na ito. And if ever guys, na meron kayong pamilya or friend na nakakaranas ng mga body odor or anghit, guys, ito lang po yung solusyon. Baking soda. So, yeah, i-recommend nyo na sa kanila yan, guys. Para mawala na yung mga body odor and anghit nila. Sabi nga nila, sharing is caring. So, yan lang yung purpose natin. Let's share because we care. So, maraming salamat. Bye!